Hi guys, welcome back sa ating channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano properly mag-expose ng ating mga subject. Ayan, kagaya niyan. Indoors, with the proper use of lighting. Ayan, so let's start the intro muna. Ayan, so salamat sa pagbabalik natin dito sa ating channel. Ayan, my name is Jeroham and I am cinematographer, photographer, and a videographer. And let's start. So number one is properly exposing your background. Ayan, so ngayon, ang pinakauna kong ginagawa is ine-expose ko muna yung background ko. Ayan, noon ang ginagawa ko lang is ino-on ko yung ilaw and ayan, kung ano-ano na yung nasa background and pangit yung output niya. So pinaka number one nyo dapat kailangan gawin is i-expose yung background nyo talaga. Ayan, so i-off muna natin yung key light. Ayan. So, ine-expose ko yung background light ko na ganyan. So, ayan. Ang ginagawa ko is ine-under-expose ko muna siya. Ang settings ko ay 50, shutter speed 1.4 yung aperture, and 800 yung ISO. Ayan. Kaya ako ino-under-expose yung background natin is to create depth din sa atin. Ayan. So, ngayon dahil under-expose yung background natin, maganda siya nang tingnan with the proper lighting sa subject natin. Ayan, so, yun. So, ayan, number 2 is ang ating key light. Ayan, so, ngayon nakatapat yung ilaw natin dito. Baka ganyan sa akin. And, it's angle ng 45 degrees sa atin para gumawa yung shape ng triangle dito. Ayan, so, tinatawag yan na Rembrandt lighting. Ayan, so, gumagawa din siya ng separation ng shadows para mag-create ng depth sa ating subject. Ayan, so, next, proceeding. So, may part akong ayaw dito na shadows. Ayan. So, mag-add tayo ng fill light. So, ayan. Since wala tayong pang reflector, ayan. Example ko na lang sa inyo with the use of this mask. Ayan. So, itong mask na to is white object. And kapag tinapat ko siya dito, magre-reflect yung ilaw natin from the key light. Tapos, mahulog siya dito sa white object. Ayan. So, pag tinapat kong ganyan, ayan, nakikita nyo, di ba, nagre-reflect yung ilaw. Ayan. So, since wala tayong reflector, ito mag-add tayo ng ilaw from the back. Ayan, so, ito ang tinatawag nilang hair light. Ayan, so, ayan. Para hindi masyadong dark dito na side natin. Kasi parang maganda naman yung dark dito. Pero hindi ko siya preferred as for my YouTube videos. Ayan. So, ang ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng ilaw. Ayan, so nilalagyan ko siya ng ilaw. Ayan, para ma-separate tayo fully from the background. Ayan. So, ayan, recap tayo guys. So, number one is properly exposing your background light. Ayan. So, yung lamp, yung monitor, and yung ilaw natin doon. Ayan. So, yun ang pinaka number one. Expose your background light. And number two is yung key light natin para ma-separate tayo from the background. Ayan. So, and lastly, number three is yung hair light natin. Ayan. Personal preference ko lang naman yung hair light. Kung ayaw nyo talaga yung hair light, edi huwag nyo ilagay. Or kung wala pang budget, huwag nyo muna ilagay. And it's okay. And yeah, my name is Jeroham. And please do hit that like button kapag nagustuhan nyo tong video na to. Pati na din yung subscribe button kapag gusto nyo din umabang dito sa channel natin. Pati na din yung bell button kapag gusto nyo ma-notify kung meron man tayong bagong video. And bye-bye! Yan!